gabi, mga higala, sa tanan nga tan-aw nato din sa atong programang Politics and Beyond. Labi na kato atong mga suking tiga tan-aw din sa ato kay guwapo ang atong tukion karon. Lami sa atong panghuna-huna kay kuan manggod ang atong guest. Di na gyud nato ni matawag ni guest kay kuan manggod siya part of our kuan gyud siya expert kuan ba panel. Wala ilain kun dili si Secretary National Security Advisor pa, Apil pa Defense, Norberto Gonzales. Good evening, sir. Good evening, good evening. Yes. With the recent developments of the peace talks, how do you see this? The CPP, the NPA are going into war, and yet the NDF are saying continue the peace talks. Is there a opposition within the organization, or is this part of the left hand, right hand? Alam mo, this is a new development kasi alam mo, during our time, nakakaproblema na dahil, you know, essentially dati, pinaghihiwalay ng communist yung engage sa armed struggle. Yes. At saka yung purely political action. Yes. But as they evolve, nagkakaroon na ng mixing yung dalawa. Kaya, kaya nga, on the ground, nahirap mo ngayong ma-distinguish yung non-political ay non-military sa political. Kaya yung pag-aaresto mahirap. Yes. I don't know why this is happening now. No? I could not really say that there is a split or a debate inside the party, because what I am actually looking at is more of unification, no? than division. Because, kasi yung I think yung character ni Secretary Ibasco. Yes. Parang ang sinasabi niya, you know, rare itong opportunity na pwedeng mag-succeed na magtayo ng isang communist government sa Pilipinas. Okay. So, iniimbita niya actually lahat. Yung mga dating communists, yung mga communists na naglaylo, yeah, medyo binubuo niya yan. You're talking and referring to yung ibig niyo sabihin, yung rejectionist at affirmist. Yan. Wala na yan. Wala na yung grupo na yan? Hindi. Pinagsama na? Hindi natin pwede sabing wala na. Oo. Pero gustong pagsamahin. Okay. Yeah, yan under... Yan ang Communist Party. No? Sino ho ba talaga nangungulo sa Communist Party? Kasi nakikita natin, we see that the government is talking to the NDF. Mm. The GRP is authorized by the President of the Philippines. Who authorizes the NDF? Ay, alam mo yun eh. Alam mo yung division sa Communist Party, I think is artificial. Okay. That is more tactical than anything. No? Mm-hmm. Para ma-address yung different level of needed persuasion on particular portions of society. Subterfuge, that's what you're saying? Oo, ganyan. Hindi yan. In effect, isa lang yan. Okay. Isa lang ang authority dyan. So, who is heading who? Para so that the public will just know who is on top of the situation, NDF or is it the CPP? And who should the government be talking to? CPP at saka hindi malinaw naman ang government naman natin. Pinapayaan lang na yung sinasabing NDF ang kausap. But ang assumption ng government, really they're talking to the Communist Party. Okay. So would it be fair to say that the NDF can bind the CPP if that's the case? O baka merong pwede nila sabing hugas kamay sila, sabihin nila, hindi, you made an agreement with NDF, we don't agree with some of them. Precisely, that's why sometimes they do that. No? Oh. Kung gusto nilang umatras, pwede. So, naglalaro sila, they're playing. Well, that's how they do it. That's how they do it. And should we engage in peace talks, even if we're just talking to the NDF? Yes. Tuloy pa rin? Ako naman, okay tayo sa peace talks. Mm-hmm. Kaya lang sana, ayusin yung parameters. Okay. Mahirap naman na nakikipag-usap tayo. Eh, hindi bali kung ngayon pa lang tayo nag-uusap. Mm-hmm. Kasi in the beginning, kasi kung mag-uusap ka pa lang, hindi mo masyadong pinapansin yung mga kailangan talaga pinapansin. Yung assumptions. Oo, iniintay mo yung time that it will ripen, that maybe nagkaroon na kayo ng confidence, then you can begin to really iron out the needed agreement, ang need ng mga agreements. No? Pero by this time naman, ilang taon na tayo nag-uusap. Yes. So kailangan nililinaw na talaga yung positions. Isn't the issues just actually revolving about the same basic issues?
kasi yung and are they not buying time actually? Mahirap sabihin. So, all I'm saying is that you know, ang NDF kasi gusto nila ang nasusunod yung kasi CPP. Yung kanilang how they view the talks, no? Uh-huh. Sila nag-define ang agenda, and in the past we were very willing to just adopt the agenda they present. Yes, yes. No? During our time I kind of questioned those. Mm-hmm. Sabi ko, ang itsura nitong agenda na to, ang end game nito is coalition government. Yes. Sabi ko, are we prepared to enter into a coalition government? During my time, walang posisyon ng gobyerno whether we will be willing to have a coalition government with the communists. Walang posisyon. Hindi malinaw yun. Okay. Alam mo kasi, yan ang dapat nililinaw ngayon. Yeah, from the beginning, malinaw dapat yun. Dapat malinaw yung end game. Mm. Eh kasi, yung sa atin, ang gusto lang ng gobyerno, when we say peace process, peace talks, ang gusto lang walang bakbakan. Yes. Walang commitment of violence in the countryside. Uh-oh. Yun lang yun. Uh-oh. Hindi pinag-uusapan yung isasali ba natin sa gobyerno ng komunista? O dapat ba? Ganun. Sa komunista naman, ang sinusunod nila yung proseso ng kanilang what is peace talks to the communists? Yes. It's just part of their tactical considerations, no? Kaya ang malinaw yung stages ng pag-takeover ng government ng government ng komunista. Yes. Dumadaan yan sa coalition government. Yes. Kaya nung panahon namin super secret sa kanila yan. Hindi nila aaminin na ang agenda na dinidefine ng peace talk is moving towards coalition government. Yes. Kasi natatakot sila na baka hindi tanggapin ng publiko. Okay. Pero ngayon, sa panahon ni Pinoy ito ni President Aquino nagsimula ito. Uh-huh. More or less, some key negotiators of the NDF are beginning to speak of coalition government. Sabi ko ba, nagbabago na kasi doon dinilihim yan eh. Ngayon, ang nangyari naman kay President Duterte, hindi na pinag-usapan yung coalition government. Uh-huh. In effect, you know, it's a coalition government. It's a coalition government. Kasi dominant pa nga ang communist ngayon sa ating cabinet eh. Uh-huh. Dominant in the sense that malinaw na may sinusunod na objective at programa ang communist in government. Okay. Pero yung mga counterpart nila sa kabinete, they are individuals tapped by the president. Okay. Na hindi ko alam kung umupo at nag-usap, ano ba talaga ang konsepto natin ng gobyerno? Ano ba plano natin? Ano bang plano? Wala yun. Kanya-kanya yan eh. Mm-hmm. So, if you notice, yung mga hindi communist, kung ano yung naabutan na objective ng departamento nila, yun na rin. Direction, more or less yun na lang ang ini-improve. Yes. Or tinutuloy. Yes. That is, pagka ganyan, mahirap na laban yan. Because the communists, may programa, may strategy, may taktika kung anong gagawin para matakeover. May ideolohiya. May ideolohiya pa. Kaya yan ang nakakakaba dyan. Kaya nga sabi ko, bagamat sinasabi natin na hindi talaga pwedeng mag-take over ng communists kasi ayaw ng taong bayan. Yes. And ayaw din ng gobyerno dapat. Yun. Sa gobyerno, ang may problema tayo sa gobyerno kasi very dominating yung personalidad ng Pangulo natin. Yes. Sana maganda na may ganung presidente, di ba? Na malinaw. Kasi maitutuwid niya talaga, maigagana. Pero he's so dominant that yung mga hindi komunista, medyo hindi kayang tapatan yun. Uh-huh. Kasi, you know, when you're government and you're really working as a cabinet, now and then, uh-huh, dapat nakakapagbigay ka ng direksyon. Yes, yes. Eh, ang problema natin dyan, dominant yung Pangulo at medyo hinuhulaan mo pa kung ano talaga ang gusto niya. Ang gusto niya at a certain time. Yes. Hindi yung for a period of time pa nga. Eh. Kaya ngayon, sabi ko, tinatanong ako na ano ba ang mangyayari dito sa sudden declaration ng Pangulo na terrorist organization yung CBP and PA. Yes. At tigil yung Pistox. At pinapa-aresto yung mga na-release. Yes. Eh sabi ko, dahan-dahan tayo dyan. Hindi natin nakatitiyak na totoo yan. Uh-huh. Kasi, you know, those declarations are extremely serious. Kung yes, talagang susundin. Yes, no? Yes. And there are very serious, yes, procedures for each one of those. Yes, no? Yes. Declaring a terrorist organization
eh kailangan mag-meeting ang, hindi ko nga alam kung meron tayong national security cluster o wala eh. May tanong ko sa inyo, hindi ho ba considered yung CPP-NPA as a terrorist organization? Abroad? Yun ang nakakalungkot dyan at nakakatawa kong minsan. Oo. Dahil tayo ang host ng CPP-NPA na nandito sila sa yes, atin, yes. Di ba? But abroad, are they considered terrorists? Yes. Yes, they are. United States, most of Europe, yes, and some other countries in the world. But us in the Philippines, we don't know. We have no position. Now here is my question. We have no position. If there is a chief or if there is a terrorist organization, there has to be a chief terrorist. How come we have not undertaken the... Kaya nga sabi ko, kung serious si President Duterte, yun sa kanyang deklarasyon that CPP-NPA is a terrorist organization, yes, yes. Then maganda na simula na yung proseso ng pagde-declare. Yung kasi sinasabi nyo, formalize it. Formalize it. Kasi yes. In formalizing it, then we would know. At saka alam mo, ang kawawa dyan ang Armed Forces of the Philippines. Yes. Kasi very formal ang takbo ng decision sa yes. Armed Forces. Eh. Yes, yes. You have to have a formal decision that will be the basis of their action. Yes. Kasi constitutional mandate. Policy statement. Policy statement that is constitutional. Yes. Kaya tinitingnan mo lahat yan. Yes. May proseso yan. May batas tayo ng anti-terrorism. Meron tayong anti-terrorism law eh. Kaya yung national, ano ba yun? Yung human ano, security, ano? May pangalan yun eh. But I'm sorry, I'm not good in remembering labels. Mm-hmm. But may procedure yan. Yes. Ngayon, it begins with, kung talagang sasabihin natin terrorist, it will be good to convene the national security cluster of the cabinet, but I frankly do not know whether they have one or not. Okay. Meron tayong counterterrorism council headed by the executive secretary. Yes. Pero tinitingnan ko mabuti, ano ba ang, gaano ba ka assertive yung ating executive secretary? Mukhang mas malakas at dominating ang cabinet secretary rather than the executive secretary. These are important questions. Important questions because paano ang desisyon? There used to be an anti-terrorism czar, si General Benji Defensor. Wala na ba yung opisina na yun? Nagkaroon na ng batas eh. Nabago na? Formal na yun ang istruktura. Pinormalize natin yung structure eh. Dati okay. Yung executive orders na. Yes, yes. Ngayon may batas. Yes. No? At ang head niyan ay ang ating executive secretary. Okay. No? So may defined yung membership diyan. National Defense, yes. DILG, yes. Justice, Foreign Affairs. Yan, magmi-meeting dapat yan. Okay. Ito is, this is an overdue decision. Is, no? Hindi ho ba alas sa atin, no? Sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno? The US, the Europe declares the CPP-NPA as a terrorist organization. Alas natin to. We can simply go abroad and simply say, the chief terrorist we have identified is Joma Sison. Why haven't we done that? Well, our intelligence community have done that. Okay. Actually, in fact, nagagalit sa atin ang CPP-NPA kasi bakit daw we campaign in the world to label them as terrorists, yes, no? Yes. As a campaign. Pero alam mo, hindi naman ganung biro ang mga decision makers ng international. Yes. No? They have basis. So, why haven't we come up with these proposals abroad? Parang kung merong, may Bin Laden, merong... ang problema kasi natin, oh. Ang problema malaki dyan, nag-desisyon na international. Oo. Oh. Tayo hindi. We kept quiet. Nagbibinabae tayo, in short. Because of the peace talks. It's an excuse. Eh? Pero hindi ho ba, actually, you can go ahead with the peace talks or even cancel the peace talks, but the peace process may still continue as part of the government effort at reforms. Hindi ba pwede yung ganong klaseng ano? Pwede lahat yan. Oo. Pwede lahat yan. That's why it's up to us. At it's up to the ones advising the president. Okay. Kaya nga, nakita mo, yung lumalabas na formula, for example, of the peace process today, uh-huh. are some of the elements of the peace process today, yes. were rejected by former administrations already. Okay. Ibinalik, actually, yung agenda ng peace talks ngayon is the agenda that was stopped pagpasok pa lang ni at least during GMS time, my first action I may have to confess is that I went to Norway. Okay. Ako yung nagbuo ng third party facilitation. Eh. Yes, yes. Pagdating ko sa Norway, sabi ko, we have to review the agenda of the peace talks. Yes. Because I do not think during that time that the president, the Philippines is prepared to agree to a coalition government with the communists.
And this agenda is going towards that. We better clarify what is our end game. Eh kasi ang nagiging problema kasi natin, lalo na yung mga some NGOs. Mm. Some NGOs, mas importante sa kanila yung process kaysa yes. sa yung end game or objective. Ang ibig niyo sabihin sa end game ay yung end state. Ano ba ang end state? Resulta? Yes, ano oo. Anong kalalabasan nito? Anong kalalabasan nito? Oo. Oh. Kaya yung iba sa mga NGO na kakausap natin, tinanong, successful ba ang peace process? Of course. Why? They're following the procedures. Yes. Following the procedure is success. Yes. Okay. Know? But sometimes, natatali tayo sa procedure, hindi natin nakikita yung ano ba talaga objective natin to begin with. Okay. Eh, so far, I think, up to now, we have not really defined or have taken time to define the end game that we want. Mr. Secretary, may kasabihan sa Tagalog. I don't know if this captures actually the phenomenon of what's happening with our peace talks and our peace process. Iba yung may tinitignan sa may tinititigan. Yung CPP-NPA may tinititigan. Yeah, turo. Tayo, correct. Ang tinitignan lang natin yung process, yung peace talks. Oo. Kasi ang may mga kasi iba-ibang paniniwala. Yung iba, if we improve, for example, our economic position, yes. in-improve natin yung conditions, oh. economic conditions sa rural areas, sa mga mahihirap natin, baka mawala ang komunista. Yes. Ang problema, hindi naman gumaganda yung economic position ng mga mahihirap. Yes, yes. So, kailangan dyan, nililinaw mo ngayon. Kasi kung iintayin mo yan, for example, ang poverty, kumisan, nakikita ko, baka yan ang iniintend ng ating gobyerno, no? That if you end poverty, you end communism. Mali ang formula. Ay, hindi naman sa mali, kaya lang, baka napakatagal na pag-iintayan. Yun nga ako ang sunod kong question eh. Pinangatawanan na ng kaliwa. We will be irrelevant when poverty is gone. Mm-hmm. But even during the time of Christ, there was poverty. So, this actually inures, shoehorns, their continued relevance. Ay, ako kasi, ang nagiging problema pa natin, I think internally, maraming mga komunista na ayaw baguhin ang sitwasyon. Yes, siyempre. Kasi hanap buhay na ngayon yan eh. Yes. Kasi yan, for example, iniisip ko sana kung anong pangulo natin, binigyan niya ng mga posisyon. Mm. So they are really now in a position. Kung ang yung tinatawag nating revolutionary taxes, yes, yes. Question ko yun eh. Binigyan na ng malalaking posisyon. So, consequently, meron na silang budget para gawin yung gusto nilang pagsiservisyo sa kapwa o sa taong bayan. Yes. They have that means. And yet, the revolutionary taxes continue. And even increasing. Now, okay. Why? Okay. Magandang punto ho yan. No? Itatanong ko lang sa inyo ito. Two short questions. Is it possible the president, we're second guessing, that the president is saying, I'll appoint these cabinet positions for you. These are reserved for you. In his mind, he is saying, I'm establishing moral ascendancy so that pag nagkamali ito, all out war. Is that, do you think, the thought process of the president? Well, could be. Kasi yun ang nangyari eh. Oo. Oh, oh. Yun ang nangyari. Kung pakikinggan mo ang pangulo natin. Oo. Oh. Aba, maganda yung pang pinagsasasabi ng ating yes, yes. Pinagbigyan ko na kayo. Oo. Oh. Pinagbigyan ko na sa inyo lahat. Tapos ginaganitin niyo pa. Oo. Oh. Hindi na tama yan. Abuso na yan. Oo. Oh. Kaya, I'm suspend the peace talks, rearresting those. He did not release the 400 that they were asking for, political prisoners. Alam mo, very actually technical ang problema. So, ibig sabihin, if you'll ask me, technical yun. Kasi, may legal. Dada sa korte. May legal na implications. Mahabang proseso actually yun, hindi basta-basta. Pero sinasabi nila, amnesty, para mas mabilis. Hindi rin ginawa ni ano. So, kahit na amnesty pa. Kasi amnesty, may qualifying. Kailangan umamin ka. Hindi lang yun. Yeah, that's why pumirma ka dapat. Oh. At saka hindi, you did not commit certain crimes. Mm-hmm. Yung karamihan ng kaso na sinasabing 400 ay hindi pwedeng makover ng amnesty. Okay. He appointed several cabinet members. Okay. Kanino ang loyalty nito mga cabinet members na ito? Yung itong mga komunista na ito? Kay Rodrigo Duterte? Or sa partido? Ang masasabi lang natin ganito, napakasimple yan. Okay. Sagot niya, ito yan eh. Oh, okay. Sabi ni Presidente, yung mga NPA, komunista, magpapakamatay sa akin yung mga yan. The next day, anong sinabi na komunista? Binaliktad. Hindi. Hindi kami magpapakamatay sa iyo, sa bayan. Yan ang sabi nila. Oh. That alone shows kung nasaan ang
aling bayan, yung bayan o bayang partido? Ibig sabihin noon, yung statement ng communists at that particular point shows that their loyalty is to their party. Okay. Hindi sa presidente. Malinaw ha? Yung mga nasa cabinet position, are they left? Are they far left? Are they socialist? Or are they party members of the Communist Party? They're tingin nyo lang. They're party members of the Communist Party and uh-huh. Ito pa, you know, yung inilagay ng communist sa cabinet are not regular. These are exemplary members of the Communist Party. Okay. Ibig sabihin, iniligay nila dyan dahil alam nilang magaling sa teora ng communist. Okay. Kaya ngayon tayo, medyo hindi pa masyadong napapansin. For example, I think at this time, yung agrarian reform policy natin, dalawa na. Okay. Yung policy na gusto ng komunista at saka yung policy na in-approve ng ating kongreso. Yes. Ano ang susundin dyan? Tingin ko ang sinusunod ni Paing Mariano, yung partido. Yung implementation, doon nila... Kaya actually, nakakagulo. Yes. Kasi maraming mga agreements tungkol sa agrarian reform na approve according to our laws, yes. Our policy. Yes, yes. Binabagong lahat ni Paing yan kasi ang sinusunod niya yung policy ng komunista. Kasi dapat ano yan eh, balance yung industrialization, tapos agriculture. Hindi lang yan. Malinaw ang batas natin eh. Oo. So, ang nangyari sa mga agreements natin ay according to our law. Okay. Kung may mali dyan, baguhin mo yung batas. Yes. Huwag mong babaguhin hanggat hindi nababago ang batas. Okay. Sa ngayon, ang pinatutupad ng ating Secretary of Agrarian Reform ay yung idinidikta ng kanyang partido. Which is land for the landless na? Hindi ko yun eh. Actually, simple lang naman ang formula ng komunista eh. Oo. Kumpiskahin ng lupa at ipamigay sa kanilang mga miyembro. Okay. Yun lang naman yun eh. No, walang bayad. Pero ito, itatanong ko sa inyo, tinutulak nila yan eh, na gawing libre na lang yung pamimigay ng lupa at gobyerno babayad. Pero ginagawa na. Alam mo ba, ilang mga agreements na yung mga pinagkakancel ngayon. Okay. Pero, at saka ilang mga lugar na ang ina-occupy forcibly. Tatanong ko sa inyo, Secretary, pati fish pan ba pwedeng i-land reform? Eh, kung susundin mo yung komunista. Hindi, kaya tatanong ko sa inyo, agrikultura. Sa batas natin, hindi. Oo nga, pero... In fact, ang dapat sana ang nililinaw na una ngayon, linawin, kesa magpatupad ka ng dalawang policy, kailangan maglinawan anong policy bang susundin natin. Okay. The president has to make up his mind, no? Will he follow the communist policy or not? Uh-huh. If he wants to follow that, he should approach Congress to change the law. Okay. Otherwise, ano tayo? Okay. And this is happening in the departments where they are. Okay. Ngayon, ang tingin ko, ang priority ng mga communists sa loob ng gobyerno ay hindi para ituloy yung mga programa ng kanilang mga departamento. Okay. But really how to push their own agenda? To consolidate. Okay. To expand and consolidate a base that will be in a position to take over. Government. Okay. Ito lang, this is a Maoist communist movement in the Philippines. Gusto nila ipamigay sa mga tao libre. Pero sa China, wala namang nagme-may-ari ng lupa eh. Yung bahay, di ba, sa iyo. Pero ipamigay. Yung lupa sa estado. At saka anytime can be taken away. Bakit baliktad? Yeah, alam mo, hindi. Bakit baliktad? Hindi, ginagawa actually, nila. Actually, yan. Tactical considerations yun para makuha nila yung loyalty na. Pagkatapos nun, eventually, kukunin din ang estado. Pag naging gobyerno na, ibang usapan na yan. Kukunin na lahat yan. Kaya nga, alam mo, ito, this is really a grand deception that's okay. Going on in the country today. Kaya, justified yung pag-init ng ulo ng Pangulo natin dito. Mm-hmm. Diperensya, ganun tatagal yung init ng ulo ng Pangulo natin when it comes to this particular issue. Tinatanong nga ako, totoo ba talaga na hindi na matutuloy ang peace process? Sabi ko, maghintay tayo ng mga ilang araw kasi baka magbago ang hangin. Okay. Balik na naman yan. Ano ngayon ang mangyayari? The posters in Davao was very clear. Naka-headline pa sa ibang newspaper. Terorista, ang NPA, CPP-NPA, terorista, extortionist, anti-peace. Ano pa? Konyon, slogan lang ng Pangulo natin yan. Hindi yan batas, hindi policy yan. Oo. Kaya sabi ko nga, kung talagang siseryosohin, dapat makita natin na ginagawang policy yun. Those are expressed, outburst. mga outburst na gusto ng Pangulo mangyari. Okay. Nakakakaba kasi sabi ng ating spokesperson sa Malacanang, 3 out of 5 hindi dapat pinapaniwalaan, biro lang.
Okay. Sa limang statement ng Pangulo natin, tatlo ang pwede, dalawa lang ang pwedeng paniwalaan. In this case, naninindak, would that be the right word? Hindi, tingin ko, alam mo ang Pangulo natin, may malambot ang puso niya. Kunyari, may napatay. Napatay yung isang pinakabatang-batang PMA graduate. Pumunta siya sa Lamay. Nakita niya, pinatay. Outburst yun eh. Yung emotion niya para doon sa namatayan. Walang NPA. Mga terorista yan. Yun lang yun eh. Tingin ko yun lang yun. Okay. But as a policy, if he was serious, if it is beyond an outburst, kung ako yun, pag uwi ko sa Malacanang, immediately call the executive secretary. I want the following done. Yes. Convene the national security cluster, inform the inform foreign affairs. Maraming kwan yan eh. Na ipoformalize niya yung label na terrorist. Kasi ang laki ng implikasyon niyan. If the communists are terrorists, paano ngayon yung mga cabinet members niya na member ng terrorist organization? We're going to pause with that. Kayo na rin ang nagtanong nito. Kayo rin nagsasagot. When Politics and Beyond returns. Okay, balik na sa itong programa Politics and Beyond. Kahinabi na ito si Secretary Norberto Gonzales sa Defense. O siya po'y nahimo pong National Security Advisor. Ako si Eric Espina. So, you asked that question. What is now the status of the communist cabinet members after that statement of the president that the communists are terrorists? Actually, wala. Kasi wala ngang policy eh. Walang follow through? Wala, hindi ginagawang policy. Hindi ginagawa. Hindi naayos sa batas. Kaya wala na yun. What? That becomes an empty statement. We heard that the cabinet members, the communist cabinet members, are going to have a meeting with the president to discuss about the peace talks. So, what do you think in your mind? Karanasan niyo, experience niyo. What do you think will be the agenda of the discussion? Well, ang tingin ko ganito simple lang. Based on how things are happening, ibabalik ang peace talks. Kasi actually, magagaling yung mga kaya alam ko na kumikilos kaagad yung communists eh. Ayaw nilang mapigil ang peace talks kasi masisira yung kanilang plano eh. Immediately ha, dineclare ng presidente na wala nang peace talks. Immediately, more than 100 congressmen were made to sign a resolution asking for the peace talks to continue. Immediately, you see all the NDF fronts. Signing? Hindi, nagmamanifestation sa karsada. Protesta. Lahat ng, kaya nakikita mo, nakakatuwa ito nangyari sa atin. Lahat na nag-a-appeal para ituloy ang peace talk ay communists. Okay. Para itong yung nakakatuwa nangyari sa Amerika. Okay. Nag-resign yung National Security Advisor at nagpo-protesta yung Russia. Yes. Is this part of the strategy of talk-talk, war-war, talk-talk, or simultaneous? Hindi. Alam mo, ang hindi na may measure ng communists ay yung mga outbursts ng Pangulo natin. Okay. Pero as far as their plan is concerned, nabigyan sila nito ng opportunity na talagang hindi nila sukat akalain na mapunta sila sa gobyerno at very powerful cabinet positions because yung kanilang mga position really give them full access to our people. Budget, money, everything. Everything. Infrastructure. Lahat. So, I mean, hindi nila dapat ma-mess up yan. Kaya massive ang preparations. Kasi isinisenaryo na nila yung takeover eh. This is a historical first. In the Philippines. Yes, the Philippines with cabinet members. At saka hindi lang, lagi nga pa nilang sinasabi, ayan si Secretary Gonzales. Kwan yan eh, Cold War vintage, kasi iba ng komunista ngayon. Precisely. Ang komunista sa buong mundo nagbago na, except yung komunista dito sa Pilipinas. Sila hanggang ngayon, ang pinipilit na programa ay Cold War program. Which means that revolution pa rin. You need armed struggle to take over power. Because they know that the people, ang tingin nila kasi sa taong bayan, kasi kumpayan eh, ahilaw pa sa doktrina yan, hindi pa nila talaga naunawa. Wow. Kaya kailangan puwersahin mo muna at disiplinahin. That's why you need armed struggle to do that. Ipasok mo. Tapos, hindi pwedeng demokratiko. Kailangan, yung katulad sa China, the government of China and the people of China are both under the Communist Party of China up to today. Pero yung ekonomiya nila binago na ginawang kapitalista. Yes, pero yes. Ang owner ngayon, in effect, is the Communist Party of China. Tawag nila Leninism Corporation. Ay, ngayon, dito sa atin, yan ang gusto nilang mangyari. Uh-oh. Actually, kaya ang kanilang ginagawang eksena ay how do we take over power
without necessarily getting the consent of the people. Oh. Na hindi sila mag-aalsa at lalaban. Tawag dito democratic centralism. Kaya nga, pinawalan yung element of fear. Yes. Kaya ang daming napapatay. Mm-hmm. Ang effect niyan, yung ating mga urban communities, and these are important. Urban poor communities are important kasi ang bakbakan mangyayari sa syudad. Yes. Ang iniisip nila, ang lalaban sa armed forces ay yung mga militanteng nabuo nila, yes, from the urban poor communities. Yan, yes, ang ibabala, yes, sa kanyon. Yes. Kaya yan ang inaalagaan nila ngayon. Kaya meron tayong tinatawag na masamasin yun ang at saka kilusang pagbabago. Yun ang magpi-people power. Yan ang magpi-people power kunya. Yung kanilang people. Yes, yes. Eh yan naman ay binuo yan na ginaguide ng mga NPA. Mga partisans nila ito. Partisans nila yan. Yes. Yan ang bakbakan na binubuo ng mga komunistang nasa gobyerno sa kasalukuyan. Sabi ko nga, nasa gobyerno na. Pinaplano pa kung paano ibabagsak yung gobyerno. Kasama sila sa proseso ng demokrasya pero gusto pa nilang pabagsakin ang gobyerno. Kasi kung hindi nila pababagsakin, hindi sila ang mamamayani. Kasi hindi sila papayagan ng taong bayan. Eh. Hindi sila tatanggapin. Oo. Ay, kitang-kita mo pag maglantad silang komunista, hindi sila tatanggapin. Eh. Kaya nga, that's why this is a play of deception. Now, does the president see these cabinet members as non-threats? Kaya ko kayo, walang problema, or hindi, alam mo, sorry, mahirap unawain ko minsan kasi minura niya yung communist, yes, diba? Yes, oo. Mga terorista kayo. Oo. Tapos, wala na yung pistol, arestoy na lahat yan. Oo. Tapos, nagsalita siya din sa isang event. Oo. Inisa-isa niya yung mga komunistang nasa kabinete. Binupuri niya isa-isa. Yes, yes. Sabi niya, mga tapat sa tao yan, may karanasan niya. Inisa-isa niya. So, ano, hindi natin alam. Pinupuri niya yung mga komunista sa gobyerno niya, kinukondem niya yung Communist Party. Uh-huh. Eh, member lahat ng Communist Party yun, at loyal sa Communist Party yun, hindi loyal sa kanya yun. Yes, yes, yes. So, anong mangyayari sa kanya? Kaya nga, kung minsan sabi ko, kawawa naman itong Pangulo natin. Does he have the illusion that these four cabinet members, or these three cabinet members, are loyal to him? Eh, ang tingin niya nga, loyal sa kanya yung NPA, magpapakumatay sa kanya. Yun ang tingin niya sana eh. Okay. Until he was denied. Uh-huh. I think na yan ang mga dapat na mga pinagtatanong eh. But here's now the question. Will he retract the arrest orders against the so-called NDF consultants? Alam mo, walang kon eh. In-express niya lahat yan. Wala namang order eh. Walang order? Kasi anong basis ng order? Yan ang problema. Ang alam mo, yan ang nakikita kong so far, ang pagkakaiba pa ng ating mga courts at saka ng ating armed forces kaysa doon sa mga very, very unfortunate some members of our police. Okay. Kasi pumapayag yung police na ipatupad yung inutos ng Pangulo, yes, without questioning whether it has legal basis. Uh-huh. Kaya, alam mo, yan ang isa sa malaking problema ng demokrasya. Mm-hmm. What do you do when you are issued unlawful orders? Yes. What do you do? Yes. Either matanggal ka, gamit, at least doon ka, kasi sa Amerika, malalakas ang institutions, kaya nagsisipag-resign. Yes. Rather than follow an unlawful order, nagre-resign. Okay. Dito sa atin, pag nag-resign ka, wala kang trabaho, walang kakainin, yes, ng pamilya mo. Yes, so, yes. Paano? Secretary Aguirre has already made certain statements towards the effect that these people will be arrested. Is that good enough? Yun nga, puro deklarasyon eh. Nasaan ang papel? Nasaan ang basis? Nasaan ang desisyon? Walang order. Hindi, dinesisyon. Verbal lang, verbal. Dinesisyon na yung outburst eh. Okay. Eh, sa gobyerno, kailangan may papel. Kailangan may policy. Oo. Tsaka, kunyan, dumaan sa proseso. Yeah. Na kung paano isang policy naging policy, official policy. Government mill, tawag nila government mill. Kailangan dumaan dyan. Mm. Eh, hindi naman yan mabagal. Bumabagal lang yan kung gusto mong pabagalin. Pwede naman pabilisin yan kung gusto mong pabilisin. I learned that. Yes. So, this brings us, where are we now? Therefore, we are neither here nor there. We are in what? Limbo. Alam mo, yan ang, you know, truly ha, malungkot ang nangyayari sa atin. Kasi, there is a lot of denial about the president being sick. Okay. But kung titingnan mo siya, yung kanyang performance, it indicates sickness. Okay. So dapat yan talaga, pinagpapahinga, inaayos para makapagpatuloy na makapaglingkod ng tama sa bayan. Would it be fair to say he is unhealthy?
Or he's sick? He has health conditions. Okay. Health to condition. Be diplomatic about health it. Health conditions na dapat, alam mo, kung alam ng taong bayan, alam mo tayo mga Pinoy, hindi natin tatanggalin ang Pangulo. Tutulungan natin ng todo at papayagan natin magpahinga, papayagan natin magpunta sa ospital. What's wrong with that? You know, we are all human beings. You know, nagkakasakit tayo at saka given his age, kalapit kami ng edad, so I know na kailangan ang senior citizen ay more time for... May tempo. May tempo yun eh. Ayun, okay yan. Basta tama ang... Para maging tama ang desisyon. Yes. Eh ngayon, para nakikita mo ang desisyon eh, may tama, may mali, may hinuhulaan, may ginujok. Yan ang mahirap yan. Yeah, those are indications of a person who is suffering sa tingin ko. The decisions are made based on the moments? Napipilitang mag-desisyon. Na, alam mo, mahirap kung kunyari sumasakit ang likod mo tapos mag-desisyon ka. Mahirap yan, ha? So, kailangan tulungan mabuti ang Pangulo para maging comfortable siya para gumawa ng sound decisions. Mr. Secretary, sidelight ko lang ng konti, no? Yung sub-44 kasi lumabas yan, eh. Mm. There was supposed to be a truth commission that the president wanted to convene. Mm. Nakipagkita pa siya sa mga pamilya. And then all of a sudden, it's cancelled. Alam mo, yan ang ibig kong sabihin. Mm. Kasi wala nang pasulput-sulput lang ang desisyon eh. Oo. At ang ewan ko kung ano ang ginagawa ng kabinete. Oo. You know, in our constitution, seryoso ang kabinet. Yes. Because they actually have a means of removing a president if they want to. Hindi lang kongreso ha. Yes. Binigyan sila ng poder niya. Kailangan pumirma sila na ano yung... May poder silang ganyan. Anong ibig sabihin niyan? It was not placed in our constitution for nothing. It shows the extreme importance and the extreme responsibility put on the shoulders of cabinet members. Yes. Kaya kailangan pinipili ng maayos yan eh. Yes. Eh ngayon, anong tingin natin? Tingin ko kabinete hindi tumutulong sa Pangulo actually. Okay, so what is it? Is it because of their view of the president? Mahirap payuhan si presidente? Mahirap sila gumawa ng consensus at payuhan si presidente? O naghihintay sila na ang presidente mag-utos sa kanila? Ano ang relasyon nila? Could be all of the above. No? Oo. Kasi alam mo, hindi totoo na hindi nakikinig ang presidente. Okay. Tingin ko sa presidente, tamang presentation dapat. Tamang presentation. Tamang seriousness. Ngayon, kung hindi mo naman ipinakikita na believe ka talaga doon sa inirekomenda mo, kasi kaunting taas lang ng boses ng Pangulo, tahimik ka na. Ano mangyayari dyan? You have to be firm. Kasi yung totoo na ang Pangulo lamang ang binigyan natin ng poder. Inelect natin siya. Yes, yung mga kabinete, in-appoint ng Pangulo yan. Yes. Pero yung appointment na yan, very, very crucial yan. Kasi ipinasa ng Pangulo ang mandate ng taong bayan sa'yo. Yes. Malaki ang katungkulan mo na ayusin. Tulungan ng Pangulo. Sa nangyayari sa imagine ngayon, this is very, very sad to me. Sabi ko kung ako kabinete, I'll never do this. Yung sabihin mo na, oy, yung sa mga limang sinasabi ng Pangulo, tatlo dyan ay hindi totoo. Kaya mula ngayon, huwag kayong basta-basta makikinig sa sinasabi ng Pangulo. Ang pakikinggan nyo yung sinasabi namin sa Malacanang. That's a virtual takeover of presidential powers. Is it because may pinagsamahan sila? And they know this man better than the others. Could it be that way? The office of the presidency is not a barkada society. Yes, of course. Hindi barkada yan. Bayan yan. Oo. At saka... ang isinusugal mo yan, buhay ng sambayanan. Yes, hindi 100 million yan. Pilipinos. Eh, grabe yan. Ako yan ang naranasan ko noon eh. Oo. Noon ko nakita na, wow, kung opposition ka lang, NGO ka lang, advocate ka lang, yeah, you can do something good for a few hundred of people, you influence this family, that family. But when you're in the cabinet, you influence the lives of millions. Iba yun. Kung siseryosohin mo talaga yung responsibilidad mo, makikita mo, any decision you make affects the lives of millions. That's on the part of the cabinet. Is it possible that the president himself has a certain, how they call it, demeanor that you have to address? Because he does not like being advised. Ang gusto niya, eto gusto ko, eto gawin nyo. I don't think, hindi. Hindi siya ganun. Ang ayaw, palagay kong ayaw ng Pangulo.
Huwag mo sabihin mas matalino ka sa akin. Ganon? Ganon siguro. Pero hindi sabihin na in-advise mo niya. May approach yan eh. May mga nagsasabi kasi sa mga cabinet members, hintayin mong lapitan ka. Kasi daw, pag ikaw ang baka magalit sa'yo. Ay, ano ngayon? Ay, ano ngayon kung magalit sa'yo? Ano ngayon kung tanggalin ka? Then, swerte mo, tinanggal ka na. Nakaahong ka na sa hirap. Kasi alam ko, sa kabineto talaga, laking hirap talaga na trabaho yan. But, in the normal course of cabinet meetings, if it's a real working cabinet, actually, debate should be allowed. And the president should be able to listen to all the best ideas. Yan, alam mo. Hindi ba ko ba dapat ganun? Minsan nakagalitan ako ni GMA dyan. Eh. Yes, oo. Kasi normally, sa kabinete, isa ako dun sa nagbibigay ng isang posisyon at may isang tropa na. Yes, yes. Kontra, oo. There are times na, sabi ni President Pep, bakit hindi mo inuupos yung idea ng kabila. Walang debate. I want to listen. I want to know. Ma'am, tama. tama. Ayaw niya. She wants a debate because she is trying to make a decision. Okay. Eh, kaya, ang nangyayari doon, alam may mga group A, group B para nagdi-debate. Kasi kumisan sa tagal pa naman namin noong panahon na yun, medyo tinatamad ka na makipag-debate. Pero tanong ko sa inyo, that's crucial. Crucial ang debate. Debate, yes. In fact, sabi nga sa akin ay, sabi ko kasi nung tinatanong ko yung mga taga-Europa, bakit pumapay kayo ng coalition government with the communists? Sabi nga, alam mo, they are our necessary evil. When they start speaking in our legislature, we become awake. Pero yung sa Europe po yata, walang armado doon. Sector. Sabihin, talaga, dito sa atin meron eh. Alam nila na natural sa komunista makipagdebate. Okay. Walang tama, kundi sila eh. Okay. But it becomes essential because it sharpens your position. No? Okay. Kaya importante yung debate. Do you think there is debate in Malacanang today, in the palace? Well, I really don't know. Sa mga nadidinig ninyo. Sa nadidinig ko, walang debate. Walang debate? Walang debate. It just cascades going down. Yeah. Gravity. Yeah. Yun nga, sabihin, ang tingin ko, parang everybody's waiting for an order, period. Nobody wants to take the initiative to move. Sa tingin ko. Except the communists. Now, isn't debate essential in the sense that it is able to foresee unforeseen consequences? Yeah, kasi yun nga, alam mo ako kaya nung... Yun ang trabaho ng kabineto, unforeseen consequences. Pagdidibate talaga yan, and nung panahon namin, you would see the president really very quiet. Listening to everybody. And then she makes a position. Yes. Tigil lahat. Oo. Kasi kabinete ka lang eh. Oh, decision na yun. Decision na yun eh. Oo. Yan. There are times that very heated, but the president makes a decision. Okay. And it becomes one position for the entire administration. Of course. Yun ang dapat. Oo. Dapat. Yun talaga naman ang proseso. No? Kahit vice president ka, kailangan kasama ka sa posisyon. Nakikita ko yun si kabayan ng aming vice president. Oh, oh. Ako, admire ko yan. Kasi magaling talaga siya. Pero katulad dito, you have a vice president who is part of the cabinet but was talking sa listahan, mga nakasampung salya na kay presidente. Eh, kasi, no reason to be a cabinet member? Hindi naman. Ang ibig sabihin niya, kasi tinanggal nila eh. Okay. Alam mo, iba yung face-to-face eh. Oo. Pag face-to-face, mag-iingat ka rin sa sasabihin mo dahil you don't want to hurt the other. Oo. Kasi whether you like it or not, you become one family in a cabinet. Okay. And you don't want to hurt family members, you know. Okay. Kaya gumaganda ang bakbaka niya. Kaya ang eventually mag-i-evolve yan na talagang ideas, principles, policies, laws ang lalabas na bakbakan. Kasama ho sa trabaho ng cabinet ay to try to protect the administration in the sense na there are critics. Mm-hmm. So you should come up with a common stand on that. That is not being done also. There does not seem to be a common stand on certain criticisms. Eh kasi hindi alam ang sagot sa criticism. Yan ang nagiging problema. Hindi nila alam kung paano sasagutin yung mga simpleng... Actually, alam mo, dapat sana walang kahirap-hirap yung communication aspect ng presidente natin. Kasi napaka-popular niya. Yes. Super popular. Ang ideal president. Ang political capital niya malaki. Laki. Kaya talagang wala kang masyadong problema. Wala kang iniintindi. In fact, he is in a position and yun ang nakita. And in fact, the president has that talent. Oo.
he's able to tell you something very, very difficult or sad for you, and you will even smile. Alam mo, iba yun. Yun talagang charisma. Na, that's why what I mean is, kung talagang pagpaplanuhan ng maayos, kung paano aayusin ang buhay ng bayan natin, kayang ipatupad ng Pangulo na to. Kung talagang And now is the chance to do it. Very popular eh. That was about 2 to 3 months ago. Okay. Pero ngayon kasi, alam mo, yung hindi na protection na ng cabinet yung mga biro ng Pangulo eh. Okay. Kaya ngayon, hindi ngayon, na paliwanag. Hindi ngayon alam ng taong bayan ba nagbibiro ba si Pangulo o hindi. Mm-hmm. Hindi ngayon. Tapos sabihin, hindi, kami ang pakikinggan nyo sa Malacanang. Tingin ko ang tao, ang tiwala nasa presidente pa rin, hindi sa Malacanang. Uh-huh. Hindi nagkaroon ng unity ang yung identity ng Malacanang at ng Pangulo. I don't think it's intentional, but the statements of the people speaking for the president have been successful in dividing the image of the president from Malacanang. The cabinet, yes. From Malacanang. Uh-huh. Kaya walang unity of face yan. Okay. Dati-dati, pag nagsalita ang Malacanang, presidente yun. Pag nagsalita ang presidente, Malacanang yun. Yung sinasabi ng Malacanang, huwag niyong paniwalaan lahat yung sinasabi ng Pangulo. Okay. At nagpapaliwanag pa yung Malacanang doon sa sinabi ng presidente. Oo, pinapaliwanag lagi eh. Parang so, paraphrasing it always. So, if you are the nation, if you are the world, what will you do? Will you listen? Kasi definitely, Malacanang has no authority. Question. Is part of the charisma of the president is precisely he distances himself as president, prefers to be called as Mayor Duterte. He distances himself from staying in Malacanang and actually is more comfortable in Davao. And that is where the likability is very personal to the masses. Alam mo, nagbabago. One of these days, one smart aleck may just tell him, oh sige, gusto mo pala, di pumalik ka na lang sa Davao, iwanan mo lang Malacanang, di mo pala gusto eh. There might be a time that will happen. I think the president should stop joking with that. You know, the presidency is a very serious business. He always says, agree tayo dyan. He always says nakokornihan siya dun sa term na presidente, but shouldn't you grow into the position? Alam mo nga, one example. During my exile years, madalas ako sa Sweden. Yes, yes. Sweden as a country. Mga magdamit siya mga Swedish, yung mga ministers nila. Simple. Yes, yes. Walang it's the culture in Europe eh. But during official functions, pucha, kompleto, formal. Yes, yes. Sabi ko, what happened to your simplicity, humility? You must distinguish. This, we are now representing not ourselves, yes, but the state. Yes. You have to give the state the honor and the recognition it deserves. Okay. That is why yung komisa, yung ginagawa ng Pangulo, nakakalimutan niya na hindi siya yun. Presidente. The presidency is another entity entirely from your person. Okay. When you agree to become president, you represent the office of the presidency and that's the highest position in the land. Kaya ako medyo kinakabahan ako nung minumura niya si Obama. You are not insulting Obama, you're insulting the office the presidency of the United. The office of the presidency of the most powerful nation in the world. Naku po, very serious yan. Yung mga sinaunang panahon, yung mga presidente natin would dress up for the institution because they respected it. Is it possible that under this presidency, he is trying to enamor himself to the public, to the masa, that he, because of his informality, wala siyang medyas, so lalo siyang napapamahal. Is that what it is all about? Alam mo, nung nakita ko na si Marrojas nag-propose ng marriage kay Corina Sanchez sa Wawawi. Sabi ko, Wala na. Kasi alam mo, katungkulan ng mga namumuno na itaas ang antas ng maturity ng ating politika. Ng maturity ng ating sambayanan. Kapag nag-adjust ka sa kanila, di pababa ng pababa yan. Okay, yan ang what I mean. Ang ginagawa ng Pangulo natin, akala niya, natutuwa ang masa sa kanya kasi kamukha nila. Pero hindi niya naiintindihan. I'm sorry to say that. Hindi ko dapat sabihin na hindi naiintindihan. Pero dapat inuunawa na isa sa napakalaking responsibilidad ng mga political leaders ay turuan. Turuan, ipakita ang tama. At itaas mo. Kaya sinasabi niyo, oy, dapat iginagalang ang Pangulo ng Pilipinas dahil lang, hindi sa dahilan si Duterte yan.
ang Pangulo ng Pilipinas ang nagre-representa ng buong bansa. Ama ng bayan. You must show its best. Kaya yung pagdadamit mo, kahit na ayaw. Importante yun. Ako, pag kami noon, galit ako sa nag-Amerika, nagtatay ang hirap, hindi ka makahinga eh. Pero, kapag nire-represent mo yung opisina mo, Kailangan. Because it is the people's office. Bansa mo yan eh. Precisely, oo. Ibansa mo na it yan. It is kaya, not personal to you. Kaya tingnan mo, pag pumunta ka sa mga gathering abroad, kita mo yung bongga ng official functions. Hindi yabang yun. Pride. Pride yun. Pride of their nation. Okay. Love of country nila yun. Yun ang importante doon na tinitignan mabuti. Hindi natin nakikita kung minsan. Ang nangyayari sa atin, pababa ng pababa ang standard ng pamumulitika natin. Ng pamumulitika natin. Kasi nag-a-adjust tayo. Eh alam mo, ginugutom natin yung sambayanan natin. Hindi natin pinapag-aral ng tama. Tapos, yung level pa nila ang pinaparisan mo. Eto, Mr. Secretary, correct me if I'm wrong. Ang pamumulitika ngayon ay ganito. Ang politiko gusto magmukhang artista. Kaya ayaw na mag-formal. Yung mga artista naman, pag pumasok sa politika, para paniwalaan sila na taong bayan, nagbabarong. Would that be a correct analogy? Hindi ko lang alam, pero very important na kahit mahirap tayong bansa, maging mature tayo politically. There was a time in our history, and dahil padarating na yan, siguro it's worth mentioning, there was a time in history of our country recently that we have been admired by the entire world of ating people power. Yes. Those were glorious days of the Filipinos. Yes. I was abroad eh. Yes, yes. Kita ko pati taxi driver, inililibre ako. Kasi Pilipino. Do you see this form of governance, this style of governance, very personal, very amiable to the masses? Do you see this going on for the next 6 years? This style of governance, how do you see it? I think it will. Kasi okay. Hindi natin sinasabing mali yan eh. Oo. Kaya lalagyan ng substance, no? Okay. I don't think the ako I you know I have to confess I like the president. Okay. Kasi kilala ko yun. Oh, taga-Davao. Taga-Davao at ako eh. Tapos ng aking kuleyo sa Davao. Oo. Dutertes, I really like him as a person. Very difficult for me to speak anything ill of the president. Yes. Very, very difficult kasi emotional eh. Diba? Iba talaga ang kuha ng Davao eh. You love Davao and you love its leaders. Yes. Yun ang nangyayari sa Davaoenyo. Kaya alam ko, hindi ko masisimang ang Davaoenyo na super loyal. Yes, ako nga, inside me, mayroong ganun eh. But you know, you really have to, sa tingin ko eh, at least para makatulong, ay magsabi ng kung anong dapat. Iba ng antas kasi ito kasi presidente na. Okay. Well, sayang po, that's about the full hour that we can offer you for politics and beyond. We're looking forward to our next edition. Hopefully, you stay with us. Pananaw mo, kay daghang mo makatunan din sa itong programa sa politics and beyond. Maraming salamat, Secretary Norberto Gonzales, as usual. At ito po si Eric Espina. Maraming salamat, daghang salamat sa inyong tanan, Mindanao, Visayas, Cabutas, Luzon. Mayong gabi kaninyong tanan.